Sige, tuloy mo lang yung background music na kaleidoscope kasi part of the, ano naman yan eh, our discussion for today's episode. Dahil pag-uusapan natin yung royalty, copyright, and all the compositions of Francis M. And also, that is in addition to our major subject matter in this episode, yung whether Abegail Rait is legit or not. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At mahigit dalawang linggo din po tayong nagkita sapagkat ako po ay maraming inisikaso sa aking profesyon at sa ating negosyo. Pero ngayong araw po nito ay pag-usapan po natin ang isang napakinit na issue. Sobrang init ng issue na to. Sapagkat muling nabuhay ang alaala ng ating iniidolong si Francis M. Sapagkat may isang babae allegedly nagki-claim na silang dalawa daw ay nagkaroon ng isang seryosong relasyon at nagbunga ng isang napakagandang bata na talaga namang kamukhang-kamukha ng ating idolong si Francis M. Pero ang tatalakayin natin dito ay yung issue as to whether or not nagkaroon ng isang legal marriage between Pia and Francis M. At ano ang status ng mga bata o ng kanyang mga anak sa unang pagsasama at sa pangalawang pagsasama. At ito bang si Abegail Rait ay isang legit or not? No? Sapagkat itong si Francis M. ay isang legit double god. So, i-connect natin. Legit ba si Abegail Rait or not? Okay, so pag-uusapan natin yan, isa-isa. If Pia has previous marriage, according to sa mga news article na nababasa natin at saka sa new YouTube channel. So, if Pia has previous marriage with another man, and in fact, nagkaroon siya ng anak doon sa unang karelasyon, so what is the status of her marriage with Francis M. na na-celebrate doon sa Hong Kong? Ito ba ay legal or hindi legal? Nagkaroon ba ng diborsyo or wala bang diborsyo? Kung merong diborsyo, ano ang naging legal effect nito sa marriage with Francis M. in Hong Kong? Pero kung walang divorcio or walang annulment or declaration of nullity of marriage under the Philippine laws, then ano ang naging epekto nito sa samahan ni Pia at ni Francis M.? At ano ang naging epekto, no, sa status ng mga anak sa first relationship at doon sa relationship ni Abegail Rait? Maituturing bang legitimate or illegitimate children yung anak kay Pia Arroyo at ito naman si Francesca Magalona? Ano ba to? Isa din ba itong illegitimate or legitimate? Yan po ang ating sasagutin dito sa episode na Abegail Rait, isa ka bang legit or not? Okay, bago po natin pag-usapan itong mainit na issue na to tungkol sa Francis M. Pia Arroyo at Abegail Rait, nais ko po lamang ipabatid sa lahat ng aking mga followers at ating taga-subaybay nitong Bueno Law and Beyond YouTube channel na ang lahat ng aking sasabihin dito ay pawang for educational purposes lamang at hindi po dapat magsilbing isang legal advice. Okay, dun sa unang issue, no, if merong dalawang taong nagmamahalan, lumabas ng bansa, no, in this case, nagpunta sa Hong Kong, at sila naman dalawa ay walang legal impediment o walang humahadlang sa ilalim ng ating batas upang magpakasal doon sa Hong Kong. Ang kanilang kasal, celebrated in Hong Kong, is considered valid and binding here in the Philippines. So, valid na valid yan, no? Kung walang legal impediment. So, what will be the effect of that valid and legal marriage celebrated in Hong Kong kung silang dalawa ay nagkaroon ng mga supling dito sa Pilipinas? Although hindi sila nagpakasal dito sa Pilipinas at doon lamang sila kinasal sa Hong Kong, ang mga kanilang naging anak ay will be considered as legitimate children. So pagdating sa manahan, yung mga legitimate children na yan ay magmamana ng buo. At kung sakasakaling magkaroon ng karelasyon, ang isa sa kanila, no, ay ang magiging supling sa pangalawang relasyon ay magmamana lamang ng one half of the one share of the legitimate child. So, hindi buo yung makukuha ng illegitimate child dahil nga may unang kasal.
But tingnan po natin sa pangalawang sitwasyon, no? Na kung saan isa sa mga ikinasal doon sa Hong Kong ay may legal impediment. Okay? Like for instance, in the case of a woman. Okay? If a woman, no, who has entered into another marriage in Hong Kong without first dissolving his previous marriage in the Philippines, then the marriage entered into in Hong Kong will be considered as null and void. Wala pong visa yan. Although valid yan, no, legal yan sa Hong Kong. Dahil nag-secure ka ng divorce. And then after securing a divorce in Hong Kong, you entered into another marriage. That marriage is not recognized in the Philippines because we do not have divorce in this country. So ang nire-recognize lamang ng Pilipinas na kasal sa labas ng bansa at wala namang legal impediment yung mga contracting parties ay yung mga kasal na walang previous marriage yung any of the parties. Okay? But if one of them has legal impediment, no, although a divorce was obtained in that country, that marriage is not recognized in the Philippines and is considered as null and void. Kasi dito po sa Pilipinas, upang ikaw ay makapagpakasal muli with another man or with another woman, the first marriage, no, must first be dissolved. Either through the filing of a petition for the declaration of nullity of your marriage or filing a petition for the annulment of marriage. Magkaiba po kasi yan eh. Kasi yung declaration of nullity of marriage from the very beginning, yung kasal ninyo, wala na talagang visa. It's either nung nag-contract ka ng marriage, eh under 18 years old ka, or may subsisting and valid marriage ka pa. Isa yan, yung dalawang sitwasyon na yan. Isa yun sa napakaraming grounds for the declaration of nullity of marriage. Yung pangalawa naman, yung annulment of marriage, eh, na-discover mo after the celebration of the marriage na meron palang grounds, no? Na yung inyong kasal pala ay voidable. So, dapat mag-file ka niyan, either declaration of nullity or annulment of marriage before you may enter into another marriage without first dissolving your previous marriage. Lahat ng kasal na in-enter mo kahit sa labas pa ng bansa yan at nakakuha ka ng divorce, then that marriage will be considered as null and void. At malaki epekto niyan sa inyong magiging anak o mga magiging mga anak at sa mga magiging susunod ninyong karelasyon. Doon sa una kasi, kinonsider natin valid at yung mga batang ipinanganak ay legitimate. Pero kung may legal impediment, so null and void yung marriage. So ang epekto ngayon sa mga bata ay illegitimate children yan. So bastardo ang labas ng mga supling at mga anak na ipinanganak sa samahan na kung saan null and void yung marriage. So yan, kung isa do sa mga partido sa ikinasal do sa Hong Kong ay nag-enter naman sa isang relasyon, no? At nagkaroon din ng anak. So ngayon, ano ang status ng bata do sa pangalawang relasyon? Illegitimate din ba? Illegitimate din po ang status ng bata. Eh ano naman ang magiging sitwasyon niya as compared with the children do sa first relationship? Kung sakasakaling may legal impediment yan, nung kinasal sa Hong Kong. So all of them will be in equal footing yan. So pare-pareho yung illegitimate ngayon. Kung may legal impediment yung kasal sa Hong Kong, no? So pagdating sa manahan, equal sharing yan. Hindi mag-a-apply yung sa kasal na lehitimo at valid. Kasi kapag ang isang bata ay produkto na isang legal na kasal, mas malaki yung parte niya kung magkakaroon ng illegitimate child yung kanyang magulang sa ibang babae o sa ibang lalaki. So, one half lang yung share ng illegitimate kumpara doon sa one whole share doon sa legitimate child. So, yun ang epekto noon. So, ang tanong dito, may nagtanong kasi sa akin, so, sino kaya ang nagmamay-ari ng mga royalties
ni Francis M. At kung sakasakaling nakakuha ng insurance to si Francis M., eh sigurado naman may insurance to, sino ang dapat nakakuha ng proceeds of the insurance policy ni Francis M.? At sino dapat ang kumukuha ng mga royalties? Kasi ito si Francis M., marami itong sumikat na kanta. Katulad ng mga kababayan ko, at katulad ng kaleidoscope, katulad ng yung baksakan. So yan, hanggang ngayon, pinatutugtog yan sa mga different radio stations at sa Spotify. So kumikita yan. So pinamamana yan eh sa mga anak at sa legal na asawa. So sa katunayan, yung kaso nga ni Elvis Presley, no, million-milyong dolyares ang kinikita niya kada taon. At ang nakikinabang dyan ay yung kanyang anak na babae. Yung anak na babae ni Elvis Presley, sapagkat yan ay minamanage ng dating asawa. Kung sakasakaling walang manager na nagmamanage ng mga compositions and songs ni Francis M., eh supposed to be dapat yan napupunta lahat dun sa kanyang mga naiwang mga anak. Sir, paano if yung life insurance nang namatay, ang designated beneficiary ay yung kinakasama na meron pang valid na kasal, so sino po ang dapat makakuha ng proceeds? So ganito yan. If the designated beneficiary is disqualified by law to inherit in accordance with Article 2012 and Article 739 of the Civil Code of the Philippines, and then there is no other named beneficiary in the policy, then the proceeds of the life insurance policy shall redound to the benefit of the estate of the deceased, and it shall be distributed in accordance with the rules on legitime. So in the case where walang napakasalang legal yung insured at nagkamali siya dahil hindi naman niya alam na bawal pala yon, na disqualified by law yung kanyang niname na beneficiary at wala siyang maituturing na legitimate children, and then papasok lahat doon sa estate niya yon. Doon sa estate niya na yon, i-distribute yon, no, equally among the compulsory heirs. Sino ba yung compulsory heirs na lalabas dito ngayon? Kung wala siyang legitimate children, siyempre, susunod sa linya yung mga illegitimate children. So, yung mga illegitimate children yan, on equal share yan, equal sharing yan doon sa proceeds of the life insurance policy. Alright, maliwanag ba? Sana po may natutunan na naman kayo dito sa aking episode, no? At kung meron po kayo mga suggestion na gusto ninyong malaman na may kinalaman sa mga legal na usapin, mangyari lamang na mag-comment po kayo dito sa aking YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe at magkaroon naman ako ng inspirasyon, no, para kung ano yung mga susunod nating episode dito sa aking Bueno Law and Beyond YouTube channel. Maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.